Diyan ka muna ha, kasi bawal ang bata. So ayan, isasama po namin si Helen Victoria kasi sabi doon kailangan makita siya personally ng doktor para makakuha ng medical clearance or medical certificate. Ipirma na nga lang actually kasi kanina nakuha na namin yung certificate. Kailangan na lang ng perma ng doktor. Okay. After namin kumain ng ano lunch, yon, punta na ulit kami doon. Tutuloy na namin na pag-process na requirements na. Tuloy ng paglalakbay. Tuloy ng tuloy. Change chinela kasi ang kapatid bawal ilabas. Tara.
So ayan po, nagpunta po kami dito sa Medical and Diagnostic Clinic para po pirmahan yung medical certificate po namin. Pasok tayo. Dito na po tayo sa loob. Ang init. Ayan guys, naglalakad kami papunta dito sa papipirmahan namin. Ah, saan ba? Ani, napasira yung mga taibang mo. Hindi po kayo makakadaan. So ayan. Ayan guys, naglalakad po kami. Kasi yung napuntahan po namin na medical na papirmahan namin, hindi pala yun doon. Dapat pala doon sa designated na doktor ng barangay. So ngayon, dito, lakad na naman ulit kami. Ayan guys, lakad-lakad. So, dito na po tayo ngayon. Sa totoong station. Excuse po, dito po nagpapapirma sa health certificate. Yung health certificate. Sige po. Thank you. Ayan. Nandito na po kami ngayon sa center kung saan talaga designated ang pagpirma ng medical health certificate. Kasi kanina po napunta kami sa lying in. Ibang doktor pala yon. Hindi pala pwede magpapirma doon, nagbayad pa naman kami. Pero okay lang, charge to experience na lang din. Kasi di po talaga namin ganong kabisado dito sa Bulacan. Kasi nga po, na-lockdown lang po kami dito. Naabutan lang po kami dito ng lockdown. So ayan po, nakapila po yung anak ko at saka yung wifey ko. Nakapila ba kayo? Hindi? Walang pila? Maghintay. Hindi, maghintay kayo. Ayan po. Marami din pong kukuha. Okay. What's up guys? What's up? Mainit ba? Ang lakad, ang palakad-lakad dito sa Opo. Mainit guys.
Carry ba? Carry? Carry bills? Carry. Good. So, ayan po. Wala pong pila yata. Naglablag lang po. Naglablag. So, ayan guys. Uwi na po tayo dahil natapos na natin yung pagkuha na pagpaperma ng medical certificate. Tatawid po tayo. Daan-daan lang po. Okay. Thank you po. Lakad po ulit tayo, guys. Ganyan talaga, guys. Hey, guys. Le. Di ba kayo napagod? Pagod ba? So, ayan, guys. Pauwi na tayo. Ayan. Karating na naman. Pasok. Ayan, sa wakas. Isang buong araw na paglalakad at pagproproseso. Nakuha din namin ng barangay clearance, travel pass at saka yung municipal health certificate. So if in case kailanganin, ang kailangan pa namin ay police authority, police travel authority. So guys, kumusta ang lakad nyo? Okay. That's it. Magpalit ng tsinelas. Magpalit ng tsinelas. Ba't mo ipinasok yung tsinelas mo dyan? Dali mo sa labas. Ako naman ay magpapalit din ng tsinelas. Okay. So nice try. Medyo may konting sablay pero ayos na rin. Eh, na-refund din namin yung kalahati. So okay lang. Charge experience. Ganun talaga pag hindi mo ka masyadong kabisado ang lugar, may konting mali, may konting sablay. Kasi hindi namin alam kung saan talaga kami dapat pupunta. Kasi yung sabi kanina sa barangay hall, lying in. Eh, nagpunta kami sa lying in, hindi pala doon. Yun pala, birthing. Ano yun? Kalimutan ko. Birthing, oh, parang ganun. Birthing center, parang ganun. Oh. Ganun pala yun. So, yan. Disinfecting na po tayo. Disinfect bago pumasok ng bahay. Okay. Kailangan po lagi po nating isipin ang ating safety. Yan. Laglag na.
So guys, thank you for being with us sa pagproproseso ng aming mga requirements para po kami ay makauwi na ng probinsya. So abangan nyo lang po yung pag-uwi namin, ka-coverage po namin. Okay, narinig nyo guys, yung hindi pa nag-subscribe, yung mga bago dito sa channel ko, sa vlogs ni Ptolemy, subscribe na kayo guys, subscribe, walang bayad yan. So guys, okay, ako nang magde-disinfect pagkatapos nila. Yan guys, ang unang i-disinfect ang mga kamay kasi yan po ang hinahawak natin kapag tayo nasa labas, kahit ano po ang maaari nating mahawakan, at maaaring dun sa nahawakan natin ay mayroong virus, maaari lang naman, hindi naman po tayo sigurado, pero mas mabuti na po ang nag-iingat lang. So pag na-disinfect na, pwede nang tanggalin ng mask, disinfect, there you go. Kapangit, panibago ang new normal na sa mundo guys, pero kailangan natin gawin yan kasi pag hindi tayo nagmask, napaka parang iniimbitahan natin ang virus na pumasok sa katawan natin. Kaya if you don't want to be infected with COVID, always wear your mask kapag nilalabas. Yan po ang new normal natin. Okay. So, ang bags. Yan. Dahil maaari na ilagay natin o may sumapit dyan. You have always to disinfect. Always disinfect alcohol pagkapasok ng bahay, punta sa banyo, hugas ng kamay. Mas mabuti ng sure kaysa sa magre-relax tayo eh. Mas mahirap pag na-infect ka na kasi sasalpa ka ng tubo yung bibig mo para makahinga ka lang. Isipin mo pa lang, napakahirap na. Paano pa kaya kung na-experience mo na, diba? Kailangan po, ang mukha natin eh, disinfect natin kasi maaaring nadala ng hangin. Super. Masakit pala sa ilong yung alcohol, guys. So, that's it. Yan po ang isang buong araw nating pagpaproseso, paglalakad para makuha ang mga requirements para kami po ay makauwi na sa aming probinsya. Namimiss na po namin ang probinsya namin. Gusto na namin lumangoy sa dagat. Pag nagpunta kami sa dagat, pero magpa-quarantine muna kami bago kami makapunta sa dagat, makapag-tampi sa
i-feature namin guys ang magandang dagat namin doon. Mga world class na beach, world class na views pang Instagram guys. Kaya kayo, subscribe na kayo para maabangan nyo lahat ng mga i-upload namin na video. Kasi lahat ng gagawin namin ay i-cover namin. So guys, thank you for watching. Please subscribe and share our videos. Okay? Bye! See you again next time. Pag nag-travel kami, i-cover namin. Okay?